Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobre. Ayan, puro kabastusan na lang yata itong ating tinatopic. Real talk lang po ito, hindi po ito kabastusan. Seryosohan po ito, lalo-lalo sa mga kalalakihan. Di ba? Itong usapin na ito, maraming causes kung bakit ang ating sandata ay yung iba nagkaka-apekto na yung sadya yung teenager tayo, di ba? Malakas tayo, malaki ang ating mga sandata. Eh, ngayon, siyempre, may edad na tayo, nagkaka-apekto na yan. At kung malusog siya, malaki siya, mataba siya nung panahon natin na bata tayo. Ngayon, siyempre, tumatanda na tayo, kumukulubot na yan, o tumuurong na, ano na yan, yung lumiliit na. So, itong usapin na ito, iba nagtatanong kung bakit lumiliit na yung sandata. Diba? So, napanood ko to at nalaman ko, bakit nga ba? So, pag-usapan natin ito, guys. Hindi po kabastusan to sa mga kalalakihan po, lala na sa mga middle age dyan, yung 50 pataas. Yan, nagkakaroon na ng pagbabago. Compare nung bata tayo, mga teenager, yan. Siyempre, umuusbong tayo, umuusbong din yung ating mga organs. So, kapag tumatanda na tayo, siyempre nawawala na yung lakas niya, yung tindig niya. Parang sa halaman, di ba? Kapag tumubo ang halaman, bata lumalaki, di ba? Nakakabunga, kakaroon ng magandang resulta. Pag matanda na yan, yan, mamamatay na yan. At nalalagas na yung mga dahon. Yung para sa tao din sa atin, sa kalalakihan, hindi na katulad ng mga kabataan na active yan compared sa ating edad. So ito, napakaganda usapin. Pag-usapan po natin. As we age na possible na nagkakaroon tayo ng unhealthy practices, kung bakit naapektuhan yung hugis, yung sizes o laki o taba ng inyong sandata. Malaki yung contribution ng unhealthy practices doon sa pag-decline ng size ng ating sandata. Habang nakapokus ka sa pagpapalaki nito, hindi mo namamalaya ng ibang habits mo nagkakaroon ng epekto o nag-worse lagi yung sizes ng inyong ari. Lahat ng kulang at lahat ng sobra ay epekto yan. So, ano bang kailan i-avoid na gawain para maiwasan yung pagde-decrease ng size ng inyong sandata, di ba? Or ano ba yung posibleng dahilan yung pagde-decrease ng atin, yung pagliliit ba ng size nito? Una, guys, weight gain o pagdagdag ng timbang, yung ano ka, mataba ka, di ba? Kung noon nasa 50 kilos ka lang o 45 o 60 kilos, baka ngayon nasa 90s up kilo ka na. Yung pagkain ng unhealthy foods like fatty foods, di ba? Or mga fast food, mga junk foods, yung mga soft drinks, di ba? Nakakatabayan. Yung any soda o kaya yung mga sweets, di ba? Yan yung mga dahilan kung bakit nagiging tayo ay tumataas ang ating timbang. Being overweight ay maraking role yan kung bakit nadidecrease yung size ng ating junjun. As men age, nung epekto ng pagdagdag ng timbang, overweight ay mainly focus na yan doon sa stomach o tummy area. Kapag nagkakaedad na yung lalaki o yung tumataba siya, alam nyo ba, ang ating sandata, alam nyo, naka-attach sa abdominal wall. At kapag nag-gain kayo ng weight, tuloy-tuloy lumalaki. Yung chan natin, yung balat dyan, nag-expand na, na-expand. Yung ibig sabihin yun, nahatak. Nahatak nyo na nahatak. Kung dahilan, kung lumulubag naman, nag-shrink yung ating sandata, yung ating manoy. Diba? So, para umano, ma-regain yung dating hugis o size ng ating sandata,
I-cut down mo yung sobrang kilos na nadagdag sa iyo para bumalik uli yung dating size niya. So, isa pa yung paninigarilyo. Lagi ko sila sabi sa inyo na talagang ang epekto ng sigarilyo yun, meron talagang epekto. Yes, ang paninigarilyo ay very dangerous sa inyong kalusugan. Dangerous din ito na maapektuhan ang size ng inyong ari. Yung chemicals na galing sa sigarilyo, dahil nga naninigarilyo kayo, pwedeng mag-cause ng inyong injury sa inyong blood vessels. Kaya dahil nga magkakaroon ng injury ang inyong blood vessel doon sa inyong ari o sa inyong sandata. Posibleng talagang hindi na mag-perform ng todo size niya. Hindi na siya maayos na makapag-erect kapag damaged na yung ating blood vessels. Sabi doon na sa study na ang ereksyon ng isang lalaki na ninigarilyo compare sa walang bisyo. So, yung mga walang bisyo na yan, talaga yung kanilang mga sandata talagang matitigas yan, guys. So, compare doon sa yung sobrang paninigarilyo kasi nakakapekto yung lalo na yung mga chemicals niya, di ba, yung mga nicotine. Di ba? So, halimbawa, kung naninigarilyo ka at tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon, posibleng itong mapektuhan yung length ng inyong sandata. At pwedeng mauwi yan sa voice, alam nyo. Sa, alam nyo po yung ED, yung erectile dysfunction. Hindi talaga siya titigas, guys. Titigas siya, pero hindi siya ganun katigasan. Yung malambot. Yun nga, nalaman ko lamang po, hindi po ako talaga neurologist. Napag-aralan ko rin din po ito. At yun nga, napanood ko. Kaya sinishare ko rin po sa inyo para alam niyo yung causes kung bakit lumilit at hindi tinitigasan ng ating sandata. Di ba? Yung isa pa rin, guys, yung isa rin nakakabawa sa ating yung dipagtigas, yung pag-inom ng alak, guys. Di ba? Sobra. Yung too much alcohol, yung alcoholic, di ba? Malaki epekto yan sa size ng inyong junjun o yung inyong ari. Hindi lang yung ating atay yung tamaan dito sa pag-inom ng alak. Naapektuhan ng too much alcohol content na ito. Pansinin nyo, guys, kapag nakainom ka, di ba? Lalo na nalasing ka sobra, di ba? Nakainom ka, di ba, hirap kang patayuin yun. So, what if it nasa bitual na yung pag-inom ng alak, posibleng magkaroon ka ng dehydration, yung dehydrated. Yung fluids mo sa katawan ay kulang na pwedeng makaapekto sa iyong blood volume. Di ba? Alam nyo naman yun, guys, di ba? Para mapatantili ang pagtigas ng inyong sandata, di ba? Kailangan yung blood flow nyo dyan ay tamang-tama o sobra. Para the more na mas maraming blood flow na supply ng blood dyan, mas matikas yan at mas puno yan. Another thing, lack of usage. Kulang sa paggamit nito para mapanatili ang tamang shape, size ng inyong sandata, kailangan ito na exercise. Make sure na may nangyayang erection sa iyo on daily basis. The more na nakakakuha ka ng maraming erection, mas less naman yung posibilidad na ma-decrease yung haba o yung taba ng inyong sandata. Di ba? So, isa pa. Yun sobra-sobrang pagsasarili. Isa pa rin yung pagdadahilan nyo. Sobra-sobra yung marampal. Pasensya lang po kayo talagang bastos ito sa mga kabataan dyan na nanonood. Para sa lalaki naman to, pero yung minor, alis po tayo dyan sa mga mature po to at sa mga nakakaintindi at sa mga kalalaki na lang po ito, di ba? Yun nga, yung sobra lalo na sa pausbong tayo. At yung sa teenager, normally lang to, nagagawa itong pagsasarili. Ngayon, pag may asawa na tayo, ayun, bihira na lang siguro. Pero
Maraming ganyan na kahit na may asawa ginagawa pa to, pero huwag po sobra-sobra. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, yun na di-decrease yung ating size ng decrease. Regular basis is accepted and healthy. Pero too much, hindi nakakabuti yun. The fact na na-ejaculate o nakakatapos kayo, yung body testosterone ninyo ay nag-discharge yan. Kung sobra-sobra yung nangyayari to guys, yung pagsasarili ninyo, hindi na nagkakaroon ng time, moderation, stuck yung inyong testosterone sa inyong katawan. Kapag hindi na siya makapag-restock, palagi nyo o sobra nyong ginagamit, posibleng ito mag-suffer yung inyong sandata na maapektuhan ang size and shape nito. So alam naman natin guys na ang sobra ay nakakasama at lahat naman kulang ay nakakasama din, di ba? Gawin nating moderate o balance yung ating ginagawa sa buhay natin. Kumain tayo ng tama, masustansya, yung mga fruits, vegetable, at yung mga green leafy vegetable, yung mga fish, di ba? Nakakatulong din sa atin yan, yung flow ng ating dugo at yung mga nerves na nabubuhay dyan. Kagaya kumain tayo ng mga fruits, kagaya ng watermelon, yung oranges, yung mga strawberry, tsaka yung mga fish naman kagaya ng may mga omega-3 like sardines, salmon, yung mackerel. Ayan, maganda rin yan sa ating sandata. Yan. Okay? Di ba? So, iwasan din yung sa bisyo yung paninigarilyo, iwasan ang pag-inom ng alak, at laging mag-exercise. Iwasan yung maari, iwasan natin yung pagkain natin makasama sa ating katawan, lalo na sa ating sandata. Di ba? Una-una, kapag mataba ka, kailangan iwasan din namin pagkain ng matatabang pagkain. Sa ating nakaka-apekto yan sa ating sandata, lalo na kapag mataba tayo. Diba, lumiliit yan. Hindi nyo napapansin lalo sa mga matataba. Yung balat at saka yung nababalat sa tummy natin at yung balat ng ating sandata, ayun na lang nakikita natin. Di ba? So, iwasan po natin din yan ng masyadong mataba at saka yung pagkain natin, yung iwasan yung matatamis, maalat, and yung matatabang pagkain. Nang sa ganun, mapanatili ang totoong size ng ating sandata at mapanatili ang galing nyo sa performance. Kasi nga, depressing yun. Imagine yun, di ba? Di ba? Na yung kabataan mo, aktibo ka, tapos ngayon, biglang nagtataka ka bakit nagkaroon ng epekto. Yun nga, yung paninigarili nyo, pag-iinom ninyo, at isa pa rin yung pag-iisip nyo, stress. Iwasan po yan para yung ating sandata talagang matikas at matigas. So yan guys, maraming maraming po salamat sa mga nanonood po sa amin at sana nag-i-enjoy po kayo. Ito po'y pinanood ko lamang at nalaman, isinir lamang po sa inyo, lalo na sa mga kalalakihan, kung bakit yun nga nagkaka-apekto yung ating manoy dun nga sa mga habit na, sa mga bad habit natin o yung mga health condition natin na yung may sakit tayo sa diabetes, yun nga sa prostate cancer, sa obesity, ayan, at saka yung stress, tsaka yung paninigaril, pag-iinom yan po, nakakabawas ng ating hugis ng ating sandata. Yung nakalumiliit siya, yung nakakaroon tayo ng problema, yung erectile dysfunction. So, panatili natin na maging malusog ang ating lifestyle. Kumain tayo, yung sinasabi ko sa inyo na malusog, na kumain tayo ng masustansya, mga green leafy vegetable, mga fruits, mga pati, yung fatty fish, yung na salmon, mackerel, yung sardines, at saka yung kumain din tayo ng mga meat kagaya ng baka, baboy, manok, ayan, kasi mataas ang protina niyan, at saka gatas, at saka kumain din tayo ng mga buto ng mga kalabasa, kasoy, walnuts, ayan, mga almond. Yan yung magandang kainin, yung mga nilagang itlog, gatas,
Yan, maganda po sa katawan niya. So, yan, nabigyan ko na naman po kayo ng tips dito sa in-upload ko na video ngayon. Sana mag-enjoy po kayo dito sa binlogs natin kung bakit yun ang ating sandata ay lumiliit at nagkakaroon ng epekto. Yun po. At yung mga maganda naman na kainin natin para bumalik at gumanda ang sigla ng katawan natin at para mag-enjoy din po tayo, lala na sa good sex, lala na sa ating partners. Diba? So, maraming pong salamat at huwag niyo po kalilimutan subscribe sa aking YouTube channel. Pobre Kapampangan, and click the bell button notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Ayan. God bless po. Pobre Kapampangan. Pobre Kapampangan.